Okay, we're back again to our new radio program on Hello Help, mga kaibigan. And you're still with me, Aline Paragas, and with me is Jason Mahinay. And this time, partner, while kanina tinutugtog po natin yung music, Lord Heal Our Land, yun po ang primary na goal natin dito sa program na to. Dahil sa sobrang daming pagsubok na di pinagdadaanan natin sa buhay, ano pa po ba pwede natin gawin para solusyonan to? We may not be able to immediately grant all their prayers, right? But yes. But you know what? When we cling on to that messages of, you know, yung pinaka-powerful na being sa taas, and we pray together that this land will be healed. Nakakaroon ng milagro dyan. So, ito yung program na hindi lang po sabi mo kanina, talking about health, talking about wealth, but it's also talking about kumusta ka na. Habang araw-araw nabubuhay ka, anong nasa loob ng isipan mo? Ano yung lahat ng ginagawa mo? And above all, para sa, sabi nga ng Nescafe, kanino ka ba bumabangon? Sige, medyo may hugot ng konti, no? Kasi alam ko sa 5 years na experience mo, partner, grabe yung pinagdaanan mo. Dahil unang gabi pa lang nang sumama ako sa iyo, grabe, kasi akala ko nga, tatapusan ko na eh. Importante kasi, nung time na yung madaling araw pa yun, naalala mo, yung sinasabi mo, yung magdasal ka na. Kasi hindi mo alam saan yung patutungo mo. Kasi grabe yung rocky road na yun, tas walang katapusan. Pataas ng pataas. First time mo, di ba? First time. Tapos dami mo pang karga. Tapos alam mo yung ano mo, yung takot mo dahil takbo ni Manong, parang wala nang break. Walang break yun. Oo, tapos grabe ang putik, grabe. Hindi ko na i-describe. Kayo na lang po ang pumunta sa gusto nyong adventure ng buhay nyo. Pero hindi po yun ang nagiging hadlang. Hindi hadlang. In fact, I'm very proud of you, partner, because aside from I am proud to tell the public na si Sir Jason po ang na-conceptualize ang brainchild ng Hello Health program. Kasi nga po, siyang naging expert sa 5 years direct experience niya sa pilot area ng Mabuhay. Na kung saan, hindi na lang ako magre-reklamo. Pero ikaw yung nag-initiate noon. Tinulungan kita kasi yes. Nakita ko. Sa concept mo yun eh. Grabe, partner eh. Kung baka kinopia ko lang eh. Hindi mo kinopia, pinolish mo. Actually, ito yung dahilan kung bakit talaga natin gustong i-share to. Actually, we're also very grateful and yes. Thankful to so grateful for the station manager of the DXAS kasi binigyan tayo ng pagkakataon. Buong pasasalamat po namin yan. Buong pasasalamat namin kasi una po, kung hindi po nila tayo ibinigay ng ano ng airtime for 2 o'clock to 3 p.m. siguro hindi po maintindihan kaagad ang radio, ang program natin. From program, we had a radio program as our voice and our channel to basically share kung anong program na to sa islands and municipalities that are so hard to reach. Sabi nila, okay lang yung Holo kasi may ferry pa. Everyday yan. Pero yung Mabuhay, nadaanin mo pa muna ang rocky road, sabi mo nga. Tapos ice cream lang? Yan, parang ice cream. Pero kung hindi ka sanay sa 2 hours na paghabal-habal sa taas ng langit, di ba? Manlalamig ka. Manlalamig pa. Tapos sabi mo pa sa akin, pagdating na nga, we'll pass on the other side sa may Tagisian and welcome yun, to real life. Yun ang real life natin. Paano? Talagang doon mo makikita, partner, kung ano talagang buhay. Yun na nga. Kaya yun. Siguro mabuhay, sabi mabuhay nila. Kahit despite ng mga problema na nakita doon, no, talagang may pangalan mabuhay, mabuhay pa rin. Na buhay. Bakit? Ang una-una kong gustong malaman, partner, yes, kasi partner. Bakit kaya tinapon ka doon for 5 years? Yun ang hindi ko alam, partner. Yung calling mo doon. So, parang blessing and a curse ba yun, yeah. Parts? Pero hindi. When, you know, yung encounters ko doon, experiences ko doon for a week, nakita ko kasi in the midst of desolated, the desolation, sabi nila, and in the midst of desolated areas, may blessing eh. Ang una doon, makikita mo gaano ka-appreciative ang mga tao. Yun. Lalo na pag may mga bagong mga trends, bagong mga bagay na pumupunta. Imaginin mo, I cannot forget,
hanggang alas 9 ng ng gabi hanggang alas 10, pumipila pa talaga sila after. Kahit walang kuryente, madilim ang lugar, pero nakakapila po. At tinitingnan, ano ba yung gadget na yan? Bakit ganito ko lang? Ngayon lang ako nakakita niyan. Ganon sila ka-patient. At imaginein mo ha, pag uwi natin, naghihintay sila ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi para lang, sir, pwede pa ba makipag-insert sa schedule mo? Mm-hmm. Grabe. Kasi ito yung mga areas, to be honest with you, na talagang kulang sa development. Kulang talaga. At yun ang dahilan kung bakit we would like to converge all the existing NGOs, the existing government entities, para to work together for one common good. And that is to help make sure that we will be able to achieve our goal to optimize our health. Particularly, partner, alam ko, nandiyan na naman, tawag sila. Yes. Mamaya na po kayong tumawag, bibigyan namin kayo ng oras. Yun. Kasi itong part na to, pag-usapan po natin ng mahalaga kung ano-ano yung mga issues at concerns na involving sa pilot areas na yun. Bakit ba tayong dalawa, no, biglaan na lang, last month of November, nagsimula tayo sa program na yun, gusto lang naman natin i-try lang. And then you proposed this to DSWD Region 9, yung ano, and then you were awarded. Eh, hindi po, anong una pa natin nagawa, inawardan ka na. Yun. Kasi alam mo, partner. Mo. Alam mo, partner. Yes, Parks. Kasi dun pa lang, partner, nagustuhan na nila. Oh, yeah. Eh, what more kung ma-implement na to? Tama. Tama. Eh, nagustuhan nga ng mga taong bayan. Yes. Diba? Eh, bakit talaga, ano bang yung pinaka-special component dyan, Parks? Bakit nagustuhan nila? Yes. Alam mo, bakit, partner? Aha, uh-huh. Yes. Yung Pantawid program kasi, especially yung DSWD itself. Okay. Eh, talagang, yung target nila, eh, talagang tumulong ng taong bayan, lalo okay. ng mga naghihirap. Yes, at yung that's mga deprived, one noble cause. No? Okay. Mga isolated individuals. Exactly. Kaya yung partner, naisipan natin, dalawa, na why not, tulungan natin yung mga taong bayan, lalo na yung mga deprived okay. sa health exactly. concerns. Oh yes. Diba? So, wala kasi masyadong tumututok dito eh. Okay. Diba? Okay. So, kaya blessing siya kasi nag-meet tayong dalawa. Oh yeah. That's, meron tayong mission. It's God's way of asking us God's to will, do something. Diba? Okay. So, sa mabuhay kasi, partner. Okay. Sa in 5 years ko, no, na nakatira doon. Okay. No? At together with the people. Mm-hmm. Nakita ko doon talagang kakulangan nila about health. Okay, that's number one priority. Number one yan eh. Mm-hmm. No, bakit? Kasi alam natin talaga mahalaga ang kalusugan. Exactly. Natin exactly, tama. Kung wala tayong mga, maayos at magandang kalusugan, mm-hmm. ani mo pa yung pera mo. Exactly. Ani mo pa yung pamilya mo. Exactly. Tama. Maiiwan sila. Yes, partner. Yes. Mauuna ka, of course. Of course. Diba? Mm-hmm. So, kaya yun, noon nakita natin talagang kawawa yung mga tao that they're actually looking toward this program exactly. para sa kanila. Totoo yun, totoo yun. At ito yung tumpak para sa kanila eh. Mm-hmm. Talagang nakita nila na nakakatulong sa kanila. Mm-hmm. We cannot say, we will not say na ang mga doktor, mga nurses ay walang ginagawa. May ginagawa may sila. May ginagawa actually, sila. Yes. Actually, we appreciate all of you na talagang may ginagawa kayo. Mm-hmm. We salute all the we health salute professionals. All of you. Pero yun nga lang eh, mga bagay lang talaga tayo na dapat tutukan. Hindi, kasi ang ratio ng dami ng tao versus sa mga naglilingkot, kulang. Kaya nga tingnan mo ngayon ang issue natin. Nagwe-welga din ang mga health department, yung mga taga-health professionals tama yan, para tama itaas yan. Ang kanilang sahod. Sahod. Kasi sa sobrang daming mga taong, ano, they themselves are even affected kasi ang hirap kaya maglingkod. Mahirap. Pero ito din ang binibigay. Kaya po ang dami naman nating issues na itatackle yun. Dahil unang-una, nakita ko kasi, yung hindi lang natin sinasabi na ganito to kasi yung ginawa mong developmental needs analysis tama may survey may yes. may tool ka doon yes. lumalabas talaga yun doon kung ano talaga ang real score alam mo ng buhay alam mo ba nila. Yes. Alam mo partner yung pagtali ko nung result na yun mm-hmm. talagang health ang lumalabas number one okay. yun kasi talagang of course klaro naman eh na wala silang access sa resources. Walang access eh. Walang access sa services. Services. Yun ang pinaka problema. Mm-hmm. So, we will not blame
the officials, the worker, the government. We don't. No? We will not blame them, but siguro may kakulangan lang nga, no, na kaya nga andito tayo ngayon na exactly. sumusuporta yes. sa gobyerno. Kasi ganito yung partner, yung paradigm dito eh, yung mode of thinking. Lahat naman tayo alam natin, lahat tayo tatanda. Of course. Correct? Yes. Definitely. Lahat naman tayo alam natin na hindi natin hawak anong meron sa paligid. Ang buhay natin. Ang buhay natin, hindi natin hawak. Hindi natin hawak ang mga mikrobyong pumapasok sa katawan. Hindi mo din hawak ang stress na meron ka. Stress mas lalo ka na sa yan. Utak dahil sa pag-iisip ng paano. Stress pa sa pamilya, sa asawa. Sa emosyon. Sa emosyon. Saan pa bang stressors na yan? At alam, hindi nila alam yan ha, in research. If you are highly stressed out at lagi kang nagpo-problema sa lahat ng aspeto ng buhay mo, mm-hmm. ang ending mo dyan, makaka-cancer ka. Mm-hmm. At itong bagay na to, hindi alam ng maraming tao. Ang madalas, kapag ang daming mga pangit na iniisip, na apektuhan ka, sobrang dami mong mga burdens, emotional stressors, physical stressors, lahat na. Yung immune system mo, bababa. Oo, nabababa. Mm-hmm. At maliban doon, tapos yung line of disease nang galing sa pamilya, hindi ka aware na ay, ito pala ang minana ko, hindi lang utang. Minana din, pati yung sakit sa lahat ng ano. Eh, ito yung high time na hindi natin nakikita ang mga doktor pumupunta sa community. Yes. Except, mayroon silang clinic. Tayo ang pumupunta sa doktor sa clinic. Yes. At hindi libre yun. Hindi libre. Eh, paano yung hindi maabot-abot man lang ang clinic ni doktor? Eh, kawawa. O, yun na ang dahilan. Kaya kung nakikinig po kayo ngayon, alam natin, damang-daman nyo yung issue namin ngayon. Hindi pa po kami nag-uusap tungkol sa research. Hindi pa. Wala pa. Wala pa po yung mga top 10 findings. Experience pa lang oo, yung partner. Oo, simulan pa lang. Simula ang icing on the cake story pa lang. Oh, yes. Pero pag himayin mo na, marami nang makikinig siguro. Alam mo kung bakit? Dahil we're gonna turn this radio program into a research component. And at the end of our project, we will be actually sharing to you anong pinaka na lumabas na data na para maintindihan natin, dahil we would like to pilot test this program so that our government and the rest of the institutions out there na may puso, sabi pa nga ni Tia Wurzbach, di ba? Yung confidently beautiful with a heart. Yes. So kapag may mga tao tayong at grupo na nandyan, we will be collaborating with one another towards a better development, dahil we would like to see one day the Philippines as a nation and as a citizen, we will be rising from our Filipino dreams. Yung, alam mo yung dreams na yan na talagang sobra akong naeengganyo. Mm-hmm. Kasi kapag tanungin mo yung special, yung mga experts sa field nila, mm-hmm. if naabot na nila yung level of skills na kailangan, they will go out of the country. Of course. Nakikita mo? Mm. Saan yung mga experts sa mga engineers, sa mga scientists, sa mga doctors? Saan sila ngayon? Lumalabas. Kasi wala na daw pag-asa sa bayang Pilipinas. Yun ba? Oh, yun ang sinasabi nila. Yung lahat ng mga friends ko, pasintabi lang po, pag nag-FB ako, kumusta ka na dyan? They are living their American dream, their Canadian dream, their Australian dream. Mm-hmm. Hindi naman natin pwedeng sisihin eh. Ay, hindi. Kasi for how many years they have been struggling. Of course. But para sa mga nandito sa Pilipinas, ano kayang dapat gawin? Mm-hmm. Na ngayon, pinauwi nga ni President Digong, halimbawa yung mga ibang nating kababayan, pero ayaw nila, nagre-reklamo na umalis. So ito yung dahilan to kung bakit nandito ang Hello Health. Yes. Kasi, partner, mapapasalamat ako. Oh, sige. Go ahead. Salamat tayo. No, mapasalamat tayo sa ano, sa government. Yes. Dahil diyan sila na tumutulong sa atin. Tama. They are partners. No? They are partners. So, hopefully, with our program, mm-hmm. sana matulungan din tayo in exactly. this advocacy. Opo. Na mailahad at ma-extend itong program sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Exactly. We would like someday. To no? We look forward to yes. that day. We're expecting that, no? Yes. Kaya actually, yung initial na ginawa nating orientation sa mga places on pamansaan, tapos yung ligaya, yung mga barangay population, yung para, at hindi ko malimutan yung bangkaw-bangkaw yeah. na area, lalong-lalo na yung papunta natin, traveling. Grabe yung... Yung alon. Yung alon, my eh. God. Hindi lang alam ng nanay ko na nakikinig ngayon na hindi niya alam. Talagang sasabihin niya, hindi ka nababalik doon. Alam ko talaga, pero mama, sorry na lang.
mahal namin ang programa to para sa bayan po. Dahil may puso tayo. Dahil may puso. Yun to, tama. At saka sa mga nakikinig, actually, nakita ko, my God, to 50 na partner. Ang dami pa natin gustong sabihin, kuya, nandito. Pero partner, di ba, mag- yes. Kasusunod, eh, meron tayong mga guest yes. na talagang uupo sa atin. Exactly. At magsasalita tungkol sa ganitong klaseng... Opo. Actually, ang Hello Health Program is an avenue of all issues, of all concerns regarding on health, regarding on nutrition, regarding on education, regarding on livelihood. Yes. Yan po ang pinaka-core component. Kaya nga po, masaya po tayo dahil... Ang station manager, nung una kong binanggit sa kanya na ganito't ganyan, I like it. That's the first word na sinabi niya. Kasi ang program ng your community radio program, DXAS, it's a pong laking ano po? Scope o yes. channel ng paano bubuhayin ang development. Yes, kasi meron tayong areas na katulad ng area mo. Yes, kasi meron tayong mga indicators diyan. Yes, ano yung indicators natin? Yung isang indicator natin diyan ay talagang yung sabi natin is a health. Health. Okay. Health condition ng bawat isa. Okay, mahalaga yung, 'yan. Yung nutritional status nila. Yes. Yung of course yung physical aspect ng kagaya ng income level nila. Income tama? Level nila, yes. Oo, ano ba 'yan predominantly nasa marginalized sila. Actually, hindi natin masabi na malaking kita na nakukuha nila. Eh, talagang ano lang, no? Nasa below average lang talaga. Okay, below average. Oo. Tapos pabalik-balik pa. Balik-balik pa ng hospital kung magkasakit. Oh, yes. Tapos wala pang transportation. Oh, Lord. Eh, talagang mahirap na nga. Mas lalong nahihirapan. And it's so, like ano a kaya? Miserable place kung titingnan yes, mo. Yes, partner. Talagang nakakaawa yes. talaga. No? Na tingnan o pakinggan yung mga taong ganyan na talagang... Nandun na eh. Bumababa. Oo, pababa. Parang sabi ng spaghetting pababa. So, huwag natin hayaan na mangyayari yes, sa kanila yun. Exactly. Kaya, hanggat may pag-asa pa tayo, partner, tulungan natin. Yes, exactly. Diba? Actually, just after this song, would like to... Muntika na tayo ng oras, o minuto na lang. Yun pero nga, eh, just after this song, we would like everyone to understand that no matter who you are and what religion you belong, this one's for you. Better.
Oh yes, mga kaibigan, it's true. There's a choice we're making. We're saving all our lives. Ika nga, partner, right? Yes. Oh yes. So it's time check. 2:54 na tayo at 6 minutes lang tayo dito sa air ngayon. Partner, oh, nami-miss na po natin tuloy ang susunod na kabanata. Kasi sa susunod na session natin, kasi pilot test lang po tayo ngayong hapon, right? Yes. At sa susunod, talagang hihimay na natin ang ano bang meron dyan sa Hello Health. Mm-hmm. Kasi nabitin ang usapan natin. Oh, hindi pa hindi pa tayo pumasok sa issues at concerns. Mm-hmm. Na ibigay lang po natin anong meron doon. But totoo po, ito yung gusto nating mensahe. Ngayon na nandito na tayo sa ere, sana po yung mga nakikinig sa atin, just tune in every Saturday from 2 to 3 p.m. kasi ito talaga po yung magiging boses ng taong bayan pagdating po sa pang-araw-araw na kalusugang issue, mariban dyan, yung problema ng bayan na paano kaya masolusyonan. Kaya nga yung narinig mong una nating episode, no? Bakit pabalik-balik tayo sa ospital? Yes. Sa kabila ng lahat, anong kulang? Partner. Hindi natin sinasabi wala pong saysay ang ating doktor, ha? But we salute the health professionals. But we wanted the people to be more educated about hindi lang yung doktor sa labas, pero yung doktor sa loob ng katawan nila. Kasi kapag manaintindihan po natin paano po yung kalusugan na to, anong dapat gawin, may solution dyan eh. At above all, yung concern natin katulad sa area mo, partner, lalong-lalo na nandyan po tayo ngayon, babalik po tayo sa area ng ano, kasi nagsimula lang tayo for an orientation. Orientation. Wala pa pong program content. Ano po ba ang mga serbisyo? Ano pa po ba ang dapat malaman para po anong meron dito sa Hello Help, right? At partner, bago po tayo we only have 5 minutes left. May gusto ka bang sabihin na mensahe? Kasi alam ko bitin ka eh. But don't worry, ladies and gentlemen, for those who wish to call us for any comment, for any interaction, again, we would like you to just express yourself, sabi nga, sa numero na ito, which is 0916-296-6625. Again, 0916-296-6625. Para po, sana po, by next meeting, ng next Saturday, we will be listening to mga experts. We'll be preparing the content para po sa ating mga kaibigan na kailangan talaga. Kasi alam natin, bawat minuto ng buhay natin mahalaga. Mahalaga. Kaya yan. Partner, bago po ako mag-ano, kasi alam ko nasa 2:56 na tayo yung time eh. Yes, partner. So may gusto ka bang partner, sabihin? Yes, partner. Maraming salamat sa mga nakikinig dyan. No? Okay, nakikinig partner. Ba? Oh, yes. No? Ang gusto lang namin talaga ay papatuloy natin kung ano ba talaga ang ating pakay sa programang ito. Oh, yes. At talagang you're free, no? To tune your radio. Tune into this radio program every Saturday. Every Saturday. So, okay. Patuloy lang tayo na talagang kung nakikinig man tayo, suportahan natin yung ating programa. At saka susuportahan natin ang isa't isa. Yes, ang isa't isa. Okay. No? At saka alam ko ang dami mong natameme katuloy. Kasi sa dami-dami mong inihanda, ito ang dami lang kasi. Pero banata natin yan sa susunod na sa susunod na segment natin. Yes. Talaga. Don't worry. Kasi simula kulang, pa lang to. Kulang kasi partner. Bitin. Akala ko kasi wala kang masabi. Ang dami pala. Ang dami kasi. Overwhelmed ka sa next experience. Ayoko na sabihin na kasi marami ko iniisip. Yes. Okay. Galing ka pa sa... Ato saka... For your information, everyone, ito yung challenge ng kaibigan ko. Nagmamasteral pa siya. Tapos absent siya ngayon. Pero dahil sa programa dito, talagang, mahal niya talaga yung pinaglilingkuran niyang bayan. Binuhos ko ang oras ko dito. Lalo-lalo na din yung mga partners din natin from Mabuhay, from Zamboanga del Norte, from Sulu. Lalo yung from Holo, na alam ko nakikinig talaga yung Kiblat Sinjantung group dyan. Yes. Kasi ito yung pilot test nila. Kasi alam nila, magiging solusyon din balang araw itong program na to sa pag-develop ng Sulu at ng Holo particularly. So sa mga nakikinig po dyan muli,
please feel free to tune in and let's interact once again next Saturday from 2 to 3 p.m. At bago po tayo magpaalam for our pilot episode, una-una po, maraming salamat for our yes. radio station, DXAS, for allowing us to share our advocacy in this platform. And then we'd also like to thank, of course, our God for giving us the opportunity to come up with this kind of program. Mm-hmm. And para po sa mga avid listeners ng ating programa, we would like to say these things to you bago tayo magpaalam. Just a thought coming from someone na a friend of mine named Ma'am Annabel. Okay, hindi ko na ano. Ma'am, maraming salamat at you texted me this quote at gagamitin po natin ito para ilahat kung ano po ang meron pa sa programang ito. So, alam natin kulang ang oras. It's almost a minute before, but would like to end our program for just this pilot episode with the thought na sabi dito, a bright new day comes again with new blessings, chances, experiences, and trials in our life. But live them all with patience and gratitude. Don't waste your life with the ugly moods which steal the sweet taste of the day. Be blessed and be a blessing. So muli, this is Alain A. Paragas and with me is Jason Mahinay for our health program. And together, we must never give up, sabi nila. And there's always hope for everything. Let's do this for our nation. To God be the glory. Okay.
gagawin nila yung pag-aaral para sa kanila din yon, hindi na natin yun sasabihin sa kanila na mag-aral ng mabuti at bibigyan natin ng kakibat na mga kung anong ipapromise natin sa kanila. In short, huwag suhulan ang bata. Correct, oo. And the last one, letter R, rough treatment. Okay? Napakahalaga po ng combination ng ating mga words ngayon, no? Tough and tender. There are times in our lives that we have to be tough with our children, and there are also times that we have to be tender. These two words have to be balanced. Hindi po tayo pwedeng tough lang palagi at hindi rin naman pwedeng tender lang tayo palagi. Maraming salamat sa iyo, Mommy Tin, at tunay naman na pagpalain ng Panginoon ang iyong pagtsatsaga ng pagpunta dito every time all the way from Angeles. At bago po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon na punong-puno ng pagmamahal, marami pong salamat dahil ikaw po ang nagbigay sa amin ng halimbawa kung paano nga po ang totoo na pagmamahal. Marami pong salamat dahil ang pagmamahal na yan ay hindi po kumukupas dahil ikaw po ang aming tapat na Panginoon na kailanman hindi mo po kami iniiwan. Marami pong salamat sa mga paalala patungkol sa pagkakaroon ng isang balancing pagpapakita ng pagmamahal. Turuan mo po kami, Panginoon, upang magkaroon po kami ng katalinuhan upang mabalansi po ang aming kailan kami tender at kailan kami tough na kinakailangan po na trato sa amin nga pong mga anak. Pagpalain nawa, Panginoon, ang bawat moms at heart na sa iyo po ay naglalagak ng kanilang pagtitiwala. Kapos po ang aming kaalaman, marami po kaming kahinaan, Panginoon, pero salamat dahil ang iyong pangako sa aming kahinaan ay magkakaroon po kami ng kalakasan kapag ito ay aming ipinagtiwala sa iyo. Salamat po sa inang marami. Ang amin pong dalangin ay alam namin na iyo pong diringgin at tutugunan dahil ito nga po ay aming inilapit sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. At ito na naman po ang pagtatapos sa atin pong programang Moms at Heart, ang programang kaagapay na mga may pusong ina. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios. Magandang hapon po sa inyong lahat hanggang sa susunod na Sabado. Wala nang dapat pang isipin, ikaw talaga'y super galing. Si tatay ay namamangha sa puso mong napakadakila, napakahusay, napakatalino, napakaganda ng nanay ko. Moms at Heart, kasama si Mommy Bessie Rios. Sama sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos sa pakikipagtulungan ng Touch Life Global Foundation Incorporated at ng Far East Broadcasting Company Philippines. 9 na kabanata. Ang Diyos at ang mga Israelita. Ngayon, ako naman ang palataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinapatunayan ng banal na espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. Maligtas lang sila. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos. At nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya. Sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. At hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay maituturing na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham,
Ang mga anak lang na nagmumula kay Isaak ang mga lahi na aking ipinangako. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay itinuturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ayon sa ipinangako. Sapagkat ganito ang ipinangako ng Diyos sa kanya, babalik ako rito sa ganituring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sara. Hindi lang iyon, kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca sa ating ninunong si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat ng nagmula kay Abraham ay itinuturing na mga anak niya. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang nagagawang mabuti o masama, para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Aba, hindi. Sapagkat sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Faraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, kinaaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasing. Ang galit at awa ng Diyos. Maaring may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ng putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa isang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Ganoon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan, pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya